Good morning! Mga artista ay naming mga kapitbahay. Good morning! Welcome back to me! Mayong buntag mga bay og day. Nako, welcome na naman dito. Tuloy-tuloy ang drama ng buhay dito sa inyong number one na segment na inaabangan tuwing ganiring mga oras. Alas ang programang two. You have a problem. No problem. Ito ang Sometimes when we touch. Yun. Ayun, narinig nyo na. Ito na. Si Paring Pong ng South Triangle, Quezon City. You have a problem, Paring Pong? No problem. Dito sa ating Sometimes when we touch. Maki Bibo sa umaga. Magandang umaga, Macho Bibo at Maki Rena. Ako si Pong, taga dito sa South Triangle, Quezon City. Sisinkwentahin na ang edad ko, mare at pare. Iwalay na rin ako sa kinakasama ko. Hiniwalayan ko siya dahil sa hindi pa rin siya nagbabago hanggang ngayon. Gumagamit pa rin siya kasi ng bawal na gamot. Agoy! Ang pinagdadaanan ko ay may naging girlfriend akong estudyante, si Sheena. 19 anyos lang si Sheena. Sisinkwentahin naman ako. Ganda. Sana all, syempre. Ganda ng ano, ang ganda. Ng gap. Sana all. Perfect gap. Ang pinagdadaanan ko ay managing girlfriend akong estudyante si Sheena. 19 years old lang siya, sisinkwentahin na ako. Bagamat ganun, nung unang buwan ng relasyon namin, sobrang saya kasi madalas kaming mag-date ni Sheena. Hindi niya ako kinakahiya. Kahit parang magtatay ang itsura namin pag nasa labas kami, Maki Bibo. Happy Father's Day. Kaso, nanlamig na nitong mga nagdaang linggo si Sheena. Agoy. Hindi na siya madalas makipagkita at makipag-date sa akin. Yung pala, inamin ni Sheena na buntis siya. Nabuntis siya ng kaklase niya. At itinago niya sa akin na may iba pa pala siya bukod sa akin. Sobrang mahal ko si Sheena, Maki Bibo. Handa akong gawin ang lahat. Ni ako nga ang aako na lang sana sa responsibilidad sa pinagbubuntis niya, gagawin ko. Kaso ayaw na talaga ni Sheena na maging kami hanggang sa huli. Ayun. Masakit sa damdamin. Gusto ko nang umiyak. Mamaya. Iyak na! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Damayan niyo naman ako, Pong ng South Triangle. Quezon City. Kapit-bahay ko yata yun, pare. Maki Bibo sa umaga. Mga kapit-bahay, nandyan ba si Pong? Mga kapit-bahay, damayan natin ang kapit-bahay nating si Pong sa pelikulang Teddy Bear. Ganda? Ang ganda! Ay, pang-MM kayang title! Asan na kaya yung si Teddy Bear ko? Ganitong oras, uwian na sila. Ang tagal naman ni Teddy Bear. Teddy Bear? Tagal naman ni Teddy Bear. Sige, Teddy Bear? Ayun. Ayun si Teddy Bear. Teddy Bear. Uwisi na Teddy Bear. Obe! Obe, sige. Wait mo ko, ha? Uwian na namin, oo nga. O sige. O sige na, nasa labas ako ha. Oo na. I love you too. Bye-bye. Sheena! Ay! Ano ba yan, unggoy? Sino yung ka-i-love-youan mo? Ay, Pong! Ano ginagawa mo dito? Sabi ko sa'yo, hintayin mo na lang ang chat ko, di ba? Yung tanong ko ang sagutin mo! Sino yun? Sino yung ka-call mo? At nag-i-love-you ka pa? Sino siya? Eh, kaklase ko, si Jack. Bakit ba? Kaklase mo? Tapos nag-I love you to ka? Rinig na rinig ko! Nasa ay, likod mo lang ako, Teddy Bear! Ay nako! Teddy Bear! Nag-I love you ako sa kanya dahil bukod sa kaklase ko siya, boyfriend ko din siya. Ano? Pwede ba, Bong? Huwag ka na madaming tanong, okay? Tatlong linggo na tayong tapos! Oo! Kaya ayaw ko na makipagkita sa'yo, ayaw ko na sagutin yung mga tawag mo kahit nagpapadala ka sa akin ng pandeta. Kasi nga, wala na akong pagmamahal sa'yo! May boyfriend na akong bago! Kahit magkano'y padala mo sa akin sa GCash, hindi kita kikibuin! Di ako naniniwala sa sinasabi mo! Magsabi ka ng totoo, Teddy Bear! Magsabi ka! Tignan mo ako kakatawa!
teddy bear mo, malikabok na teddy bear? Huwag mo ako man-teddy-teddy bear dyan, Pong. Tapos na ang lahat sa atin. Hindi. Oo. Minahal kita pero wala na yun ngayon. Boyfriend ko na yung bago ko ngayon, yung kaklase ko. At para malaman mo, buntis ako. Ano? Sa kanya to. At pananagutan niya ako. Pakakasalan niya ako. Ano? Hindi! Akala ko tapat ka sa pagmamahalan natin, teddy bear. Wala, alibad na rin ako sa'yo. Naghanap ka pa ng iba? Niloko mo ako, teddy bear! Hindi ko akalaing bibitaw ka sa sumpaan nating dalawa. Sabihin mo, hindi totoo yung mga sinabi mo, teddy bear! Sabihin mo! Wala na akong linya, Direk. Sa pelikulang... Teddy bear. Ganda ng tawagan nyo, teddy bear. Napakabilis talaga ng drama na to. Tawagan nyo yung teddy bear. Sa amin, pinapalikabukan lang namin yung teddy bear eh. Kayo, endearment nyo yun. Yan ang problema ng sisengkwentahin ng kapitbahay natin na jumawa ng 19 ng aklase niya. Kaklase niya ba yun? Ay, hindi! Ano ka? Jumawa ng 19, yung kaklase niya nakabuntis. Ano? Alakalo kaklase niya? Kaklase niya yung nakabuti sa kanya. Si Pong ng South Triangle, Quezon City. So, kaya pala hindi na nagpaparamdam sa'yo yung, ayan, si teddy bear mo. Kahit magkano ipadala mo pang data at pang load, pa-Gcash. Grabe ka wala naman. Wala, hindi nagre-reply, di sumasagot. Napaka-hard mo naman, teddy bear. Baka ayaw na kasi niyo ng teddy bear. Baka iba na ang gusto. Ano ba gusto niya? Ayan, damayan natin. Meron tayong ayan, masakit na kalooban at broken-hearted na kapitbahay natin. Miyak ngayon. Miyak ngayon si ano, teddy bear. Si Pong. Ayan o. Oh. Diba? Parang batang inagawa ng chupon. Oh, diba? Jimmy Santos, ikaw ba? I love you 3 times a day. At damayan naman natin si Pong na talaga nga naman nangungulila ngayon ng puso. 0977-70915 ang ating text line. Sabi ni Jopasio ng Bacoor, si Jopasio. Sabi niya, Kuya Pong, alam mo yung masakit? Ano yung masakit? Yung sa'yo na in love, nag-I love you, tapos sa iba nagpabuntis. Eh baka wala na yung, baka... True love nga naman. Baka kulang yun. Na yung count. Nung kay Pong, kaya hindi na nabuntis. Nabigyan ka sana ng pangalawang pagkakataon na magmahal ulit, di ba? Kasi yung dati mong kinakasama, linayasan mo kasi hanggang ngayon hindi pa rin na nagbabago. Nagpapakalulong pa rin sa pinagbabawal na mukha. Oh, pinagbabawal na mukha? Gamot pala, sorry. Pinagbabawal na gamot. Meron pala pinagbabawal na mukha? Sorry, pinagbabawal na gamot. Okay. Kaya nilayasan mo. Tapos akala mo hindi ka naiibig ulit. Pero kita umiibig mo na, ka sa 19. Kita mo naman si Cupido. Oh. Binigyan ka ng 19. Kabog, di ba? 19. Si 50 hit pero nakabimit ng 19. Kantahin mo, kantahin mo. Ha? 19. Ikaw ay sawing paala. Ay, mali, si Sheena. Si Sheena. Oh, nung una, nagmamahal lang kayo ni Sheena. Proud daw, no, sabi ni sa text ni, ano, paring... proud naman nung una. Proud nung una, nakikipag-date si Sheena kahit na 50, si 50 ay na si Pong. Kahit si na mukha kayo nagsiselebrate ng Father's Day every day, di ba? Mala Father's Day yung mga... proud talaga, oh. Siguro nakikipag-holding hands pa maaari, no? Correct, pasway-sway pa, may pakis-kis pa, di ba? Agay, kalamig! Kaya sa biglang nalamig, nagbago dahil may bago ng boyfriend. Hindi na nga eh, nagpabuntis siya sa iba eh. Yung pala, ilang linggo na palang hindi nagpaparamdam. Tapos na pala kayo, paring Pong. Pong, sigurado ba yung si Sheena na sa boyfriend niya ngayon yung pinagbubuntis niya? Paano kung sa'yo yun, Pong? Ay, hindi kayo naman, pinag-isip niya pa si Pong Hindi naman pwede magsinungaling yung babae kung kanina yan. Oh. Diba? Ano magagawin natin, pare? Kasi siya na mismo talaga ang nagsabi na hindi ka na niya mahal kahit na andun ka pa rin, hindi bumibitaw, paring Pong. Kailangan mo nang bitawan si... teddy bear. Tigilan mo na, alibad ba rin ako sa teddy bear? Kasi si teddy bear ay may iba ng mahal yung kaklase niya. Nakaharap ng care bear. Nagpabuntis sa kaklase niya. Ano to, assignment ba to? Ano? Project? Baby ano? Thesis daw. Ka-partner niya sa baby thesis. Gumawa sila ng panibagong teddy bear. Ano ba?
Yung cuddler nakalagay sa bear cuddler. Yon. Grabe niyo. Buenas na umaga po, Kuya. Kuya po, hayaan mo na lang siya. Hayaan ko na lang, grabe naman. Kahit mahirap at masakit sa damdamin, kalimutan mo na, niloko ka na din eh. May iba pa at buntis siya. Hayaan mo na po, marami pa dyan na girl, sabi ni Len ng Imus Cavite. Oh, sige, ito, sabihin naman, natin na, oh. Talagang minahal mo yan. Ano, binigyan ka ng second chance, ika nga sa pag-ibig, di ba? Ang binigay nga naman talaga sa'yo ay ibang klase naman talagang tadhana kung minsan, di ba? Sino mag-akala na may mai-inlove sa'yo yung 19 anyos? Kahit si 50 ka na. Kaya lang talaga medyo... Baka naman kasi noong mga panahon na yun, marupok lang si 19, si Teddy Bear, kaya pumayag siya makipagrelasyon sa'yo. Pero ngayon kasi siguro nagbagong... Sige, sabihin natin, na-inlove nga naman sa'yo si ano? Na-inlove nga naman sa'yo, sino yung si Teddy Bear mo? Si Sheena. Na-inlove si Sheena sa'yo, si Teddy Bear mo. Kasi murang edad yan, pare, medyo ano pa yan, curious. Proud na proud noon sa relasyon ninyo, pero take note of the word noon. Baka naman kasi nung mga panahon talaga na yun, pare, mahal talaga siya, pero ngayon nga, dahil... Bata pa, paiba-iba ang, alam mo na, desisyon sa buhay. At syempre, medyo curious pa sa mga kaganapan. Baka... Hinayaan niya ng alikabukin yung pagmamahalan nyo. Baka... Ni Teddy Bear dahil nakahanap na nga yun. Baka nakahanap na... Baka nga, Mari, habang sila pa. Alam mo, malakas ang ano ko, ang aking pakiramdam na habang sila ay nagmamahalan, mukhang nagpapaligo pa baka to si Sheena. Baka nakahanap nga ng ano, di ba nakahanap ng kaedad niya. Gusto niya siguro yung ganung ka-level. Naiintindihan siya. Habang sila pa, Mari, in a relationship pa silang dalawa, si Pong at si Sheena. Meron na siyang pag, iba. O, malay mo, pare, pagka wala si Sheena sa'yo, sa paningin mo, eh, kaklase niya yun, di ba? Malay mo, kalandian na talaga niya noon pa. Katusok-tusok niya yun. Sa, hindi, ano, sa, yan, nakikipishbowl siya. Quick merienda dyan, ano, yan. Ganun. Alam mo kung bakit ayaw na ni Teddy Bear? Bakit ayaw na ni Teddy Bear? Kasi hindi ka na raw uso. Huwag mo ipilit kung ayaw ano na ng tao. Ano na ba uso ngayon? Hindi na daw uso ng Teddy Bear ngayon. Ano na ba uso ngayon? Wala na ng Teddy Bear wala ngayon. Wala na bang Teddy Bear ngayon? Oo. Hindi na masyadong pinamimigay yan sa mga ano jowa. Ang pwede daw ngayon, pera, Gcash, ganyan. Agay! Huwag mo ipilit kung ayaw na ng tao kaysa naman habang buhay kayo magtiis sa relasyong di naman kayo masaya, sabi niya ni Ken. Totoo naman, pare, kailangan mo nang tanggapin. Kailangan mo nang tanggapin, move on na lang. Masakit man, pero syempre, ilang tao ka na, sisinkwentahin ka pa lang naman, ang bata mo pa, pare. Ang dami pang mga pagkakataon para umibig ulit. Marami pang pagkakataon at oportunidad na pumasok ulit sa panibagong relasyon. At sana sa muling pagpasok mo sa panibagong relasyon, ibahin mo na kasi ang tawag, ano? Huwag na Teddy Bear kasi, nakakaalibad-bad ka kasi. Hindi! Ibig sabihin eh, ayan, sana iyan ay pang matagalan na. O kaya naman, kahit hindi ka makaharap ng karelasyon, intindihin mo ang sarili mo kasi hindi ka naman tumatandang paurong, di ba? Patanda ka ng patanda, pare. Kailangan mo palakasin ang ano mo, katawan mo. Pwede bang snow bear na lang? Walk candy. Walk candy, yarn. Sarap yan, ha? Malamig. Snow bear naman yung tawag mo. Pwede yun, ano, palakasin mo muna ang katawan mo. Mag-ano ka? Paano ka ang tawag dito, pare? Mag-MX3 ka. Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi maikli lang ang buhay ng tao, hindi ba? Gawin mo ang lahat para maging masaya ka, pare. Yung hindi mo kukunin sa ibang tao o hindi mo iasa sa ibang tao, yung kaligayahan tsaka mo. Hindi naman natin maaalis, paring Pong, ng South Triangle, Quezon City, na minsan sa buhay mo at sa mundong ito ay napaligaya ka rin naman ni, minahal ka rin naman ni, hindi natin pwedeng ano yan, alisin yan. Minahal ka rin naman ni Sheena, yung jowa mong 19, pero nga naman eh, nagbago ang ihip ng hangin, naghanap siya ng iba o nakahanap ng mas mahal niya kesa sa'yo. Yun. Take it as a ano lang, baunin mo na lang yung mga masasayang memories ninyong dalawa. Babaunin akong papasok ulit sa eskwela si ano. Baunin mo na lang yung mga memories, mga good memories, kesa yung mga puot at masalimuot na memories ninyo. At gusto mo yun ba, paring Pong, hulaan na namin ngayon pa lang ang kapalara mo sa pag-ibig. Ilabas yung bolang kristal, Mare. Ano daw ang susunod na love life ni Pong? Kitang-kita ko sa bolang kristal na may crack. Si Madam Maki, paano yun? Na ang susunod na love life mo ay hindi na bata. Hindi na bata? Hindi na bata. Ay, ayan, kaedad mo na. At matatagpuan mo siya kapag pumunta ka sa barangay. Bakit ako kayo muna sa barangay? Ay, ibig sabihin, ayon sa bolang kristal na may crack. Nakikita ko. Hindi na ulit 19, Hindi na. Hindi na ba Teddy Bear ang ano sa kanya? Hindi na. Siyempre naman. Feeling ko single mom ang mapupunta sa'yo. Oh. Paring Teddy Bear. Pong. Paring Pong.
Ayan. Single mother. Ayan, na mapupunta sa'yo. Hinulaan paminsan-minsan lang eh, minsan eh. Ha, nakikita ko pa. Oh. Nakikita ko pa pare. Hindi araw-araw nanghuhula kami ni Mare kasi pinag-aralan namin 'to. Nakikita ko pare. Maganda ang future niya dito sa ayan, single mother na ito. Dahil parang maraming negosyo. Maniwala ka kay Maki kasi nawala na yung itim sa mata niya. Maraming negosyo yung babae. Maraming paupahan. Maraming paupahan, pare. Inaniman. Ayan, paring pong ng South Ryan. Ano ba naman yan? Agay, napakasak. Hindi pala happy ending ang ating unang ano. Hindi yan. Sana naman na happy ending itong ano. Ay, hindi tayo sure. Happy ending yarn. Tingnan natin kung happy ending ang hilig ni Erning. Ang hilig ni Erning. Ay, sorry. Kung happy ending ang hilig ni Erning. Melba ng Muntinlupa, mamaya dadamayan natin si Maring Melba. Ano bang pinagdadaanan niya kay Erning yan, sa kanyang mamaya asawa? Si Melba ng Muntinlupa, Maki Bibo, ito na nga. You have a problem. Natin. No problem. Dito sa inyong Sometimes when we touch. Maki Bibo sa umaga. Agoy. Maki Bibo, Melba na lang pong itawag niyo sa akin. 39 na po ako, may asawa po akong jeepney driver na tawagin nyo na lang pong Erning. 45 po siya. Ako po 39. Dalawa na po ang anak namin at ngayon nga eh mukhang mabubuntis na naman po ako. Congratulations! Hindi pa po kasi ako makatanggi sa asawa ko gawa ng madalas siyang pumapasada at sa gabi lang talaga kami nagkikita. Minsan din kapag nauuna siyang magising sa akin sa umaga, magugulat na lang ako, umuuga na sa kama. Kabog. Ang hirap po ng buhay namin, Maki Bibo. Hindi na nga namin alam kung paano mapagkakasya ang kakarampot na kita niya sa pamamasada para sa amin. Lalo na at bata pa ang mga anak namin. Sana po madamayan niyo ako. Baka kasi mabuntis na naman po ako. Ang hirap po ng buhay ngayon. Kung pwede po, payuhan niyo ako kung anong mga teknik ang dapat na gawin para mabawasan ang hilig ni Erning. Ayun lang po. Salamat. Makibibo sa umaga. Without much farther ado, eto na ang pelikulang Hilig ni Erning. Agoy! Kabog! Mr. DJ, ibigay ang hilig ni Erning. Asawa ko. Melba. Uy. Uy. Ano ba? Tulog ka na ba? Ito na. Kinakalabit na kita, uy. Ano ba? Hindi mo malang ako hinintay. Erning, ano ba? Uy. Huwag ka maingay at baka magising ang mga bata. Sus. Tulog na yan. Tsaka hindi naman ako maingay ah. Ikaw nga itong mas maingay lalo na kapag agoy-agoy natin eh. Diba? Agoy, kalami. Baka pa naman, Erning. Bakit? Yan bibig mo, puro talaga kamunduhan ng laman. Matulog ka na nga! Matulog ka na! Ay, alika na muna dun sa banyo, asawa ko. Ay, naku. Maligo muna tayo ng sabay bago matulog. Sige na. Naligo na ako kanina, Erning. Baka naman pulmonyahin naman ako sa gagawin mong yan eh. Nung nakaraan lang, halos trangkasuhin ako pagkagaling natin sa banyo. Para yun lang? Ano para yun lang? Halos 2 oras tayo nagbabad sa banyo, Erning. Diyos ko ka! Ay, ano ka ba naman, Melba? Pwede ba naman yung mga ganun na natin eh, pagkakait mo pa? Pagod na nga ako sa pamamasada eh. Sa umaga, sa gabi, yan na lang, umaga at gabi tayong pagkasama tapos hindi mo pa ako mapagbigyan. Ay sus, kung makapagpaawa, eh akala mo naman lagi na boboke sa agoy. Huy, kagabi lang di ba umisa ka? Sige na naman asawa ko. Ayan, agoy-agoy tayo. Ana-ana tayo doon sa banyo. Ilura mo yung bato ko. Sige na. Sige na. Teka lang. Ano ba? Sige na. Halika na. Sige na, mabilis lang ha. Sige mo talaga bubuhatin. Pakit, halika na. Mabilis lang ha. Teka lang, hintayin nyo magbanlaw. Nagkukuskusan pa.
few moments later. Oh! Agoy. Agoy, kalami. Mas press ko talaga kapag kasama kitang maligo, asawa ko. Ay, nako. Tantanan mo na, Erning, ha? Bakit? Kapag ako nabuntis na naman ito, sinasabi ko sa'yo, gutom na naman ang aabutin natin ito. Eh, bakit ka naman mabubuntis, eh? Hindi ka ba safe? Teka, kailan ba yung huling nagkakaroon ka? Ano? Ano sabi mo? Kailan ka ba huling nagkaroon? Eh, yun na nga, Erning, eh. Sige-sige ka, ana-ana, agoy-agoy. Ayan, hanggang ngayon, hindi pa rin ako dinadatnan. Agoy, halakadi, ha? Oh, ngayon! Ngayon, halakadi, ha? Eh, sige-sige, ana-ana ka dyan. Ginagawa mo ko palaging kwek-kwek. Sige ka, tusok-tusok. Ay, loko. Loko. Wala yan, Melba. Delayed ka lang kasi, barado lang yan. O, tamo, bukas meron ka na. Kasi nasundot ko na yan. Hey, ako! Iwan ko sa'yo, Erning, ha? Basta kapag ako nagkaroon ulit, itigil mo na muna yung kahiligan mo, ha? Magpigil ka at hindi tayo mayaman. Pigilan mo muna yung hilig mo. Ito talaga, Erning. Uy! Matulog na tayo. Promise, ha? Ayan. Grabe naman yan. Ang laki naman ng problema ni Melba. Oo. Ang problema niya, kung ano daw bang technique ang pwede natin ipayo sa kanya. Kung paano mabawasan. Ang laki ng problema mo, Day. Ang hilig ni Erning. Diyos ko, Day ka. Eh kasi nga parang problema niya, baka mabuntis na naman daw siya. Siyempre naman, asawa mo yan. May asawa bang hindi mahilig? Ay, hindi. Eching baga-ching lang. Kumbaga, siyempre, inaraw-araw ka ba naman eh. Eh, diba sana kumayan? Ayaw mo nga nun eh. Oo. Ikaw lang ang kinahihiligan ng asawa mo, wala nang correct. Iba. Correct. At saka pare, diba? Normal lang yan sa mag-asawa, yung pagbigyan ng hilig ng isa't siyempre isa. Siyempre naman, normal yan. Tatlong beses na ano kakalabitin ka. Tatlo talaga? Siyempre, pero, almusal. Kakain na kayo, kakalabitin ka. Oh. Tapos pananghalian, kakalabitin ka. Kasapunan din. Yan no, yan, oo. Pero kasi kung yung asawa mo isa ay tumatanggi na, dapat hindi mo pilitin. Di ba? Hindi mo pipilitin. Pero oo, kung napipilit naman, ikaw naman kasi napipilit ka, Melba. Gusto na ni Melba ang tumigil kasi bukod sa... mahapdi. Hindi. Kaya ayaw mo pang tumigil. Hindi pa siya nagkakaroon. Isang dosena na ang ating mga kuting. Anong kuting? Hindi, dalawa pa lang. Pero parang gustong tumatlo. Eh, mahirap nga raw ang buhay. So, ang gusto niya, paano ba itigil ang hilig ni Erning? Hindi mo mapipigil yan, Mare, ang hilig ng asawa mo. Siyempre, asawa mo yan. Sa labas! Yan. Wag naman. Hindi. Gusto mo ng payo sa labas. Akala ko sa labas, hahanap ng hilig eh. Yun. Oo. Ayaw mo magbunga sa labas. Sa labas? Oo. Pwede. Doon kayo sa labas. Lagi kayong lumabas ng bahay. Kasi pag lagi kayong nagkakukulong dyan sa bahay ninyo, sa loob, mukhang lagi nagkakalabitan kayo dyan lagi. Oh. Eh, Maki Bibo! Ito sabi ni Melba, Maki Bibo, gusto kasi niya palagi sa loob. Anong gagawin ko? Kakalo, barado na yan. Eh, ito na ang solusyon dyan, mga kumari at kumpare, mga kapitbahay. Family planning mula sa DOH. Kaya nga. Mag-family planning kayo sa center. Yan ang sabi ni Sonny Lina ng Quezon City. Pero totoo yan, family planning is daki talaga. Alam mo, hindi ako iniwala sa mga ganyang minsan kasi yung kapitbahay natin. Ha? Eh, niya ka na naman, Macho Bibo. Bakit? Si Maring Nene. Oh. Sabi nung doktor sa health center, mag-calendar method siya. Oh. Nabuntis pa rin. Bakit? Ba't nabuntis pa rin? Sabi nung tinanong si Maring Nene, sabi ng doktor, Maring Nene, sabi ko sa'yo, mag-calendar method kayo para hindi ka mabuntis. Oh. Ano bang ginawa mo sa calendar method? Sabi ni Maring Nene, doktor, ginawa po naming banig. Achacha! Hindi mo gagawin banig. Ko talaga. Macho Bibo. Kung mga joke mo. Very 80s, ha? Aray ko. Pero totoo yun, calendar method, totoo din yan. Kung regular, pwede, kung regular ka, Mare. Pwede bang gawing banig yan? Hindi yan pwede gawing banig! Ayan, laro! Pwede yung calendar method kung regular ka, Mare. Kung hindi ka naman regular, pero mukhang regular ka naman kasi sabi mo, delayed mukhang ka. Delayed ka. Ibig sabihin, regular ka. Timing mo, kung sakasakali magkaroon ka na ulit, i-timing mo sa safe ka, yung pwede. Kaya, pwede naman yung mag-asawa naman kayo. Laging buhay na buhay ang basang lupa siguro. Naglulusak. Dilig na dilig, mga, Mare. Mawisikan lang. Buntis agad. Masyadong buhay ang lupa, pare. Parang yung kapitbahay na naman natin, di ba? Parang kailan lang. Grabe naman yan, parang mawisikan lang eh. Matapunan ng brief eh. Buntis. Okay. Siyempre naman. Pag-usapan niyo mabuti kasi mag-asawa naman kayo, Mare. Yung ano bang pinoproblema mo? Madalas ang pangangalabit ni Mister. Dapat hindi ka magreklamo, Mare. Ikaw na ang sumusuko. Ano? Dahil,
So talagang, ano, all? Oo nga, matindi. Yung iba namang mga misis, yan ang hinahanap, hanap. Siyempre. Ikaw naman tinatanggi. Napapasana all, oh. Sana all, kinakalabit, sabi ni Mare. Pero kasi, totoo nga yun, family planning is the key to success. Yan. Kapag usap kayong dalawa, kasi mag-asawa naman kayo, pag-usapan nyo na, oh, etong araw na to, etong pecha na to, dito ako safe, dito tayo aariba. Yan. Oh, ganun. At kailangan din magpigil ni Ernie, hindi palaging pwede. Ha? Kaya nga. I-demonstrate mo nga, Mare, paano yun? Ganito kasi. I-demonstrate mo. Ayan. Ilang araw ang ano mo, ang mens mo, Mare? Yeah. 14 days, ganun. Alam mo na yan, Maring Melba, alam kasi... Alam mo yun. Oo, nakakadalawang anak na nga kayo. Ano? Alam nyo na yan. Ang punta kailangan center. Lang talaga dyan, oh, yung pwede naman mapagbigyan nyo. No? Andun pa rin yung itang pagmamahalan. Kaya lang, syempre, ayan, mahirap ang buhay, Mare. Oh, kailangan ng kooperasyon ng bawat isa. Oh, ito, darling, oh, kailangan i-planuhin mabuti lagi ang mga agoy-agoy moments natin. Oh, oh. Dahil baka maano tayo, masalisihan, ganun. Nakukuha yan sa schedule. Baka masalisihan kayo. Oh. May makatakas na mabagsik. Na species. Oo, mabagsik. Makibibo, mahilig din po ang asawa ko. Yan. Pero pinapayagan ko baka kasi maghanap ng iba. Sabi ni Jenny V. Visera ng Taguig. Okay naman yun, basta safe lang. Okay? Alamin nyo lang kung kailan yung limitasyon kasi nga, mahirap ang buhay ngayon, mga Marikoy-Parikoy. Sa umpisa, di ba, madali lang, pero sa huli, mahirap magpaaral. Ano ba ang gusto mo, Mare? Mahilig mga labit na asawa o ayaw ng mga labit na asawa? Huy, ano ba? Ang hirap naman ang choices. Gusto ko yung nangangalabit. Yan! Nangangalabit, pero nasa tamang panahon. Diba? Gusto ko yung nangangalabit with the right timing. Yan. Pero pagka nangangalabit with the wrong timing, hindi pwede. Definitely. Kami ng kabit ko, nag-feel siya para hindi mabuntis. Grabe naman, Carlo! Susumbong ko ta sa asawa mo! Oh, yun. So, family planning po kayo, ha? Mare, yun lang may offer namin sa'yo. May offer? Yun lang ang mapapayo namin sa'yo kasi sabi mo, technique baka mo. Oh, yun. Family planning. Family planning is the key. Oo. Ang pangangalabit ay hindi gamot sa family planning. O kaya, pare, kung gusto mo ng agoy-agoy talaga unlimited, oy, magpatali ka na. O, di ba? Pwede yun, pare, para hindi ka na makabot. Eh, ang daming langgam dun. Magpapatali pa ako. Baka daming surot dun. Anong tali ba? Tatalian ako sa puno? Magpapalay gate ka na para hindi ka na mabuntis pa ulit. Ah, ganun pala yun. Oo. Legit ba yan, lay gate na yan? Legit ba yan? Legit yun, pare. Ibig sabihin nun, hindi ka na mabubuntis pa ulit. Sige. Ayaw mo na. Hanggang dalawa na lang kayo. Sige. Ganun. I-try ko nga sa akin ngayon. Hindi yan pwede sa'yo. Ay, hindi ba pwede? Para hindi na makabuo ayan, ulit. Oh, Maring Melba, ano? Ayan, kayo ay ayan, may pamilya na at alam nyo na yun kung paano pag-aralang mabuti ang mga dapat magbigyan at paano promeno, paano humarurot, ay, para humataw. Driver naman yung asawa mo. Siyempre naman, oh, bihasa yan. Alam niya yan. Basta nandun ang pag-iingat dahil mahirap ang buhay. Ano? Dapat alamin niya kung kailan siya kakambyo, pepreno, ganun. Para walang... Yan. Ganun. Walang kawawang sanggol. Pero masaya pa rin ang dalawang santol. Ayan mga kapitbahay, si Melba ng Muntinlupa. Ang talagang may pinaka-problema sa lahat, may problema ang kanyang asawang mahilig mga labit. Si Erning. Maraming salamat mga kapitbahay sa inyong pagtutok. Sumayin nyo na naman ang talaga namang nakakaantig ng mga eksena. Mapapakuha ka talaga ng panyo at good morning towel. Dahil sa mga eksena dito sa inyong Yaba Problem. No problem. Ito ang Sometimes Win We Touch. Sometimes Win We Touch.